Matapos nga po ang pagkatalo ng Brooklyn Nets kontra sa Golden State Warriors, ay tuluyan na nga po silang bumagsak sa standings. Yan nga ang unang storya na pag-uusapan natin ngayon. Nasasamahan ko na rin ang balitang may hiling si Kyrie Irving kay Klay Thompson at ang pinangalan ng bagong head coach ng Los Angeles Lakers. Kaya tara, halina't simulan natin to. Bagamat man nga po nagtala si Kyrie Irving ng 32 points, 7 rebounds at 7 assists, ay hindi pa rin naman nga po ito naging sapat upang manalo sila sa kanilang naging laro kontra sa Golden State Warriors, gayong kinapos nga po sila sa dulo. Hindi nga po niya kinayang buhatin ang buong Brooklyn Nets ng mag-isa habang may tinatamo ngayong injury ang kanyang mga superstar teammate na sina Kevin Durant at James Harden. Ang nag-iisang katulong na lamang nga po niya dito ay si Patty Mills at si James Johnson na siyang mga malalaro lamang ng Nets na nakapagtala ng double digit points. Kaya dahil nga po sa pagkatalo na naman ng Brooklyn Nets, ay meron na nga sila ngayong kasalukuyang 4 game losing streak na siyang rason bakit napakabilis ng kanilang pagbagsak sa standings. As of now nga po ay meron na lamang silang record ngayon na 29 wins at 20 losses, kung saan bumagsak na nga po sila sa ika-anim na pwesto sa Eastern Conference mula sa pagiging top 1 dito ng nagdaang linggo. Bali, naungusan na rin naman nga po sila dito ng ating defending champions na Milwaukee Bucks. Ang malala pa nga po dyan, 1.5 game na rin lang naman nga po ang kanilang kalamangan sa Charlotte Hornets na nasa ikapitong pwesto ngayon. Ibig sabihin, kapag nagpatuloy pa nga po ang pagkatalo ng Brooklyn Nets sa kanilang mga susunod na laro ngayong season, ay maaari nga pong pagdaanan pa nila ang play-in tournament bago sila makapasok sa playoffs. Gayong napag-usapan na rin naman nga natin kanina ang laro ng Golden State at Brooklyn Nets, ay dediretso na nga tayo sa naging kahilingan ni Kyrie Irving kay Klay Thompson. Alam naman nga po ninyo na matagal-tagal na rin naman nga po ang naging rivalry nilang dalawa noong sa ilang beses na pagbanggaan ng Warriors at Cavaliers sa NBA Finals. At ipinakita ulit nga po nila ito sa kanilang pagharap sa naging laban ng Warriors at Nets, kung saan pareho nga po sila ditong nagsasagutan ng mga 3-pointers sa mga huling segundo ng kanilang laban. Pareho rin naman nga po silang nilang pinangunahan ang kani-kanilang makupunan sa kanilang naging banggaan. At sa parte nga po ni Klay Thompson, bukod nga po sa kanyang naitalang 16 points at 6 rebounds, ay siya rin naman nga po ang nagpapanalo sa Warriors. Pero sa kabila nga po ng kanilang napakainit na bakbakan, ay hindi pa naman nga po naitago ni na Klay Thompson at Kyrie Irving ang kanilang magandang relasyon. Masaya rin naman nga po ang mga ito na nakakapaglaro na silang dalawa ngayon matapos ang mahaba-haba nilang bakasyon. Meron rin naman nga pong naging hiling si Kyrie Irving kay Klay Thompson pagkatapos ng kanilang laban, at yun nga ay kung pwede siyang sumakay sa yate nito habang siya ay nasa Bay Area. Sa panghuling story naman tayo, dahil nga po sa patuloy na pagkatalo ng Los Angeles Lakers sa kanilang mga nakalipas na laban, ay hindi na rin naman nga po nila naiwasan pa na bumaba pang lalo sa standings ng Western Conference. Kaya kasabay nga po niyan ay pinipressure na rin naman nga po ng kanilang mga fans ang kanilang head coach na si Frank Vogel na makahanap na ng paraan upang maisaayos ang kanilang gagamiting lineup. Kailangan nga daw po nitong gumawa ng bagong rotation upang manalo rin naman nga sila sa kanilang mga susunod na laban. At kung hindi nga daw po niya ito magagawa, ay mas nararapat na lamang nga po na umalis siya sa kanilang kupunan. Pero base nga po sa inilabas na balita ni Chris Haynes, pananatilihin nga daw po ng Los Angeles Lakers ang kanilang head coach na si Frank Vogel hanggang sa pagtatapos ng season. Yes mga idol, tama nga po ang inyong narinig, hindi nga po nila ito tatanggalin kahit man sunod-sunod na ang kanilang mga nakakadismayang pagkatalo sa kanilang mga nakalipas na laro. Pero kung sakasakali man nga po na makapagdesisyon ang kanilang front office na tanggal ito ngayong season, ay papalitan nga po siya ni Phil Handy na siyang magiging bagong head coach ng Los Angeles Lakers. Yun nga mga idol, ang ating unang balita ngayong araw na ito dito sa akin channel ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin at pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated sa NBA. Bisitahin, i-follow nyo na at i-like ang ating Facebook page, dahil meron din tayo mga inilalabas na mga NBA balita doon. So yun lang mga idol, maraming salamat po sa inyo lahat.